matagal kong hinintay ang panahon na ito at sobra akong natutuwa na akala ko hindi ko matatagpuan ang taong katulad ng aking ina, katulad ng aking ama, at katulad ng aking mga kapatid. Pero binigay ka niya sa akin, binigay ka ni God sa akin. Malaking utang na loob yon para sa akin. Love, many are the plan in a man's heart, but it is always the Lord's purpose that prevail. From Proverbs chapter 19, verse 21. Yung Bible verse na yan ang pinakahawakan ko at natutunan ko sa journey natin mula sa pagplano ng kasal hanggang sa ngayon. Madami man tayong mga plano na di umayon sa kagustuhan natin, pero ang plano ng Diyos ay laging mananaig at ito ay para sa ating ikabubuti. Maraming babae ang pwedeng pakasalan mo, Ed. Maraming lalaki ang pwede mong piliin. Diba, Catherine? Pero sa pagkakataong ito, si Ed ang nasa tali mo. Diba? Si Catherine ang nasa tali mo. Ano ibig sabihin yan? Na kayo ay pinili ng Diyos para sa isa't isa. Inirang ng Diyos para sa isa't isa. Dahil ang Diyos ang pumili, payara kayo maging isa, ibig sabihin yan, panghabang buhay na pagsasama. Naniniwala ako na ang lahat ng nangyari at mangyayari pa sa buhay natin ay di aksidente. Nangyari ang lahat ng ito para dalhin tayo sa tamang lugar, tamang pagkakataon, tamang oras at tamang tao na inilaan ng Diyos para sa atin. Ang tagal kong hinintay nitong araw na to. Tapos sobrang bait ng pinadala ni God, kaya grateful ako. Love is lost and love is found. It gets you high then pulls you down. It brings you to your knees. It comes and sweeps you off your feet. Ang tagal kong hinintay ito. Ikaw ang regalong ipinadala sa akin ng may likha. Sabi ko nga, isa kang alarm clock ng buhay ko. Alarm clock pagmulat sa umaga upang magdasal, ganon din sa takipsilim upang magrosaryo. With the blessing of God, nandito pa rin kami. Itutuloy namin kahit may pandemic. Kasi ang importante lang naman sa amin, kasama namin ang mga mahal namin sa buhay. Wala nang iba. Ang mga material na bagay sa amin, secondary na lang. But itong wedding na to, with the blessing of God, with our family, yun lang, sapat na. Ang Diyos ang nag-design o nagplano ng lahat. At dahil galing sa plano ng Diyos, talagang ang ginawa lang nyo ay ang tumalima o sumunod sa kanyang plano. Lahat ay magiging maganda. Magkaroon man ang mga bagyo, o dinos, o lindol, o kung ano-ano mang pandemya, hindi yan makakatigatig sa inyo. Kasi kapag kayo nasa plano ng Diyos, lagi kayong ligtas, lagi kayong nasa tama, lagi magiging maganda ang inyong pagsasama. Tuwing napapaisip ako na hindi ako karapat-dapat para sa iyo dahil baka may taong nakalaan ang Diyos para sa iyo. Ang Diyos mismo ang nagtutulak sa akin o gagawa ng paraan o magsasabi sa akin, Ed, ano ka ba? Yan na ang sagot sa dasal mo. Tanggapin mo, mahalin at alagaan. Ganyan ako kamahal ng Diyos kasi binigay ka niya sa akin.
sigurado akong ikaw ang pinakamagandang bride na makikita ko sa buong buhay ko. Sabi nga sa kanta ni Moira, mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Catherine, bukal ba sa iloob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Ed Cardo na ipakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Ito naman. Ed Cardo, bukal ba sa iloob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Catherine na ipakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, opo, Father. Salamat unang-una sa may kapal. At ako ang pinili mong ibahagi ang iyong mga ngiti, pakikibaka, at magandang kalooban. Sa hirap at ginhawa, nandito lang ako. Naniniwala ako na ang lahat na nangyari at mangyayari pa sa buhay natin ay hindi aksidente. Nangyari ang lahat ng ito para dalhin tayo sa tamang lugar, tamang pagkakataon, tamang oras at tamang tao na inilaan ng Diyos para sa atin. Magpakasal dito sa ating simbahan. Itaas ang belo, unto ng halik.